paano nga ba o ano nga rin ba ang pinagsasalosan naming mga babae? Lahat tayo ay may pakiramdam. Everybody gets jealous. It's natural feeling. May mga bagay tayo sa buhay natin na gustong-gusto natin makuha na wala sa atin. At ang masaklap, pag nakuha natin yon, ayaw na natin. Hindi ko na mabilang kung ilang messages na yung natanggap ko ng about jealousy na yung girlfriend or yung boyfriend nila ay sobrang nagsiselos to the point na lumalagpas na dun sa borderline. Pero sa totoo lang, ang pagsiselos ay may talagang real reason yan. Maaring sa atin, hindi importante sa kanila, hindi importante sa atin, pero sa taong nagsiselos, importante yon sa kanila. So, before you judge, here are the reasons. Bakit nga ba kami nagsiselos o ano nga ba yung mga pinagsiselosan namin? Number one, being literally attached with your phone. Nagde-dinner tayo, may mga date night tayo. Hawak-hawak nyo yung mga telepono nyo kahit na saan kayo. Na parang mamamatay kayo pag lumayo ang mga telepono nyo sa inyo. Sa aming mga babae, gusto rin namin kahit papano ng konting oras nyo na kami lang ang inaasikaso nyo at yung full attention nyo ay nasa amin lang. May mga pagkakataon na ganon. Ngunit, subalit, tatapwat, kahit nasaan kayo nasa tabi nyo yung telepono nyo, nagsiselos kami dyan kasi pakiramdam namin mas gusto nyo pang kasama yung mga telepono nyo na ipaparamdam nyo sa amin na mas importante yung mga nasa telepono nyo kesa sa amin. So, we get jealous. Number 2, texting one person all the time. Sino siya? Okay, meron kayong mga kaibigan, hindi kami nagsaselos dyan kung pala yung text nyo. Lalo na kung alam naming ridiculous yung kaibigan nyo. Ang pinagsaselosa namin is yung nagbibigay kayo ng too much time and attention sa iisang tao lang. To the point na lalayo pa kayo sa amin o pupunta kayo sa isang private area dahil ayaw nyong malaman namin yung conversation ninyo. It's not cool. Nakakainis yun. And we get jealous. Number 3, jumping whenever your girl's friend need anything. Call it being petty or insecure or whatever you want to call it. Sa amin, kapag yung mga boyfriend namin or asawa namin ay may mas pinoprotektahan kaysa sa amin, nagsiselos kami, of course. It's natural instinct sa amin na protektahan kung ano yung sa amin. Meron kang isang girlfriend na kaya natatawag sa'yo, magpapatulong buhatin yung mga furniture, pipick upin yung mga bagay na sa grocery para ihatid sa kanya, pupunta ka sa bahay nila para ayusin yung tumutulong bubong, pupunta ka sa kanya para ayusin yung gripong sira, or samahan mo siya mag-shopping, or pumunta kayo kung saan, or ipag-drive mo siya. Of course, magsiselos kami, lalo na kung palaging ganon at yung tipong nagmamadali pa kayo na para bang privilege sa inyo yung paghingi niya ng tulong. Of course, magsiselos kami doon. So bago kayo jumump papunta doon sa kaibigan nyo na humihingi ng tulong, lalo na kung babae, tanungin nyo muna kami kung okay ba sa amin yun. At kung ano man yung sagot namin, pwede bang pakirespeto yun. Bilis ko na naman magsalita, nagkakandabulol na naman ako. Number 4, when you forgot we had plans. Okay, tayong dalawa. Ikaw na boyfriend ko, in-ask kita mag-hangout on Friday. Nag-yes ka. Then after noon, tumawag sa'yo yung mga kaibigan mo. Inaya ka rin lumabas ng Friday. Hindi mo sa akin sinabi. Pagdating ng Friday, nawawala ka dun sa plano natin. Tumawag ako ngayon sa'yo. Tinanong kita bakit hindi ka sumipot nung Friday. Ang isasagot mo sa'kin, nakalimutan mo. Instead na mag-apology ka dahil dun sa nagawa mo, i-justify mo pa na wala kang kasalanan dahil nga nakalimutan mo. Then malalaman namin na nandun ka, inuna mo yung pakikipag-meet up or hangout mo dun sa mga kaibigan mo. Of course, kapag ka ganun, di lang kami magagalit. Magseselos pa ang mga babae. Instead na sabihin nyo doon sa mga kaibigan nyo na hindi pwede, mas inuna nyo pa sila at kami yung last resort nyo.
That's a huge mistake. Hindi lang away ang mangyayari, hindi lang selos. Baka kung saan pa mauwi yung arguments. So boys, huwag ganun ha? Nakakagigil, nakakagat labi. Number 5, not telling us when something amazing or terrible happens to you. When something bad happens sa'yo, it's understandable na una niyong tatawagan kung hindi ang nanay niyo, magulang niyo, is yung mga girlfriend niyo. Para i-comfort kayo. Tama. Pero yung tatawagan niyo lahat ng mga kaibigan niyo, kaibigan ng kaibigan niyo, alam na kung ano yung nangyari sa inyo. Except doon sa mga girlfriend niyo. We get jealous. Of course, magagalit kami. Or merong kayong nabit na record sa company or nagkaroon kayo ng mga promotions. So something amazing to you, tapos kami, yung huling, makakaalam nun. Alam na ng buong sambayanan, except kami. Of course, hindi lang kami magsiselos. Masasaktan kami dun. Kasi, you're trying to impress everybody, except me. Except your girlfriend. Anong ginawa ko sa'yo para gawin mo sa akin to? Hindi. Hindi pala ako to. So moving on. Number 6. The ex you forgot to mention. Obviously, ayaw naming mga babae yung idea na nakikipag-hangout pa kayo sa mga ex-girlfriend ninyo. Then, nagpunta kayo sa isang hangout with your friends. Nagkwento kayo sa amin. Then, bigla kayong nadulas na nandoon sa lugar yung isa sa crush ninyo or isa sa ex ninyo. Minsan, nadudulas kayo or minsan nalalaman namin ito sa ibang tao. Magtataka kami bakit hindi niya sa amin ito minention. Ano ang meron? Guys, alam naman natin na kahit na anong bagay na sinisikreto mo, ay pag-iisipan talaga ng hindi maganda. So magtataka kami kung bakit ninyo itinago sa amin iyon. And then after few months, dun pa namin malalaman. Of course, isa yan sa matinding pinagsiselosa namin. At mauuwi sa away talaga yan. So please boys, be honest. Walang masama dun eh. Ang masama dun, nung itinago nyo. Number 7, last. Your clothes. Medyo weird ito, pero totoo to. Na yung tipong pag kami ang kasama nyo, eh naka-sweatpants lang kayo, naka-shorts lang kayo, yung t-shirt nyo butas-butas pa. Pero kapag yung mga kaibigan ninyo, ang mga kasama ninyo, nakapustura kayo. Whenever you go out with your friends, pormadong pormado kayo. Pero pag kami yung kasama nyo, losyang kayo. Na wala kayong ka-effort-effort sa magsuot ng magandang damit kapag kami ang kasama nyo. Of course, mararamdaman namin yung selos. Nasaan ang katarungan dun kami pag kami yung kasama? Ang suot nyo, sweatpants, jogging pants. Then kapag yung mga tropa o yung mga kaibigan yung babae, sobrang pormado kayo. Hep, nakakainis yan of course. Hindi nyo maaalis sa isip namin kung sino ba yung pinupormahan nyo doon, bakit ganun kayo pumustura. So boys, kapag kasama nyo kami, or lalo na pag may mga date tayo, pumorma naman kayo. Pagpupunta tayo sa mall, ganyan, kasama yung mga girlfriend nyo, mag-effort naman kayo. Iparamdam nyo naman sa mga girlfriend nyo na worth it sila na mag-effort kayo dun sa pananamit ninyo. Isa yan sa pinagseselosa namin. So, yun lang guys ang video natin for today. I hope nagustuhan nyo ang topic natin. At kung nagustuhan nyo nga po, pakibigyan ako ng isang malaking thumbs up, comment down below. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, libre po iyan. Huwag po kayong mahiya. Pakiclick ang subscribe button dyan po sa baba. At huwag nyo na rin pong kalimutan i-hit ang notification bell para in case may mga bago po tayong video is ma-notify po kayo ni YouTube. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Always love yourself and be a blessing. Bye!